Hello mga ka-entrepreneurs! Welcome to my blog! Isa sa mga mahirap gawin sa isang araw, lalo na sa mga tulad kong nanay, ay ang mag-isip kung anong ulam ang ihahain mo na magugustuhan nila. Kayo din ba, ka-entrepreneur? Kaya naman, para walang away, kailangan kong tanungin ang bawat isa kung ano ba talaga ang gusto nilang ulam. Sabi ng aming daddy, gusto ko ng gulay. Pero ang nakakatawa dun, kahit ano daw, may ganun ba? Pagdating naman kay Adira, gusto daw niya ng tiyapia. Medyo bulol pa magsalita ang aking 2 years old na anak. At syempre, ako ang tagal ko nang nag-crave sa labong. Kaya naman, for today's video, pagbibigyan ko ang bawat kahilingan namin. Tara, ka-entrepreneur, magluto tayo ng dinindeng na labong sa luyot with fried tilapia. Let's go! Ito na ang kinakatakutan ng lahat, ang magprito. Naku, ang hilig ko magluto pero di mo ako maasahan sa pagprito talaga. At ayun na nga, to the rescue dyan ang aming daddy. At sa takot ko, nakalimutan ko iset up tuloy ang tripod. E mainit na yung kawali. Kaya naman, napilitan ako na ako na lang ang mag-video. Naku naman, sa sobrang takot ko, ay aba malayo ako nyan na nagbibideo. I-zoom ko na lang. Diba? Iwas talsik pa ng mantika. Pero nanginginig talaga yung kamay ko. Di lang halata na sa video dahil sa pag-edit ko. Thank you daddy sa pagprito. Napakasimple lang ng recipe na ito. Pero tiyak marami ka makakain pag ito yung ulam. Lalo na sa mga tulad kong Ilocano. Mahilig kami magluto ng iba't ibang klase ng dinindeng. So bali naglagay lang ako ng 2 cups of water, 3 cloves of garlic at isang sibuyas. Sa iba, hindi na nila nilalagyan ng sibuyas, kaya optional lang ito. Tapos, lagyan na natin ng bagoong. Nasa inyo na yun kung gaano karami. Low salt lang ako magtimpla, kaya konti lang. Tapos yung iba, nilalagyan na din agad nila ng tilapia. Then, hahanguin din ito. Pandagdag lasa lang ba? Pero sa akin, saka ko na lang ilalagay sa ibabaw pag luto na yung dinindeng ko. Pag kumulo na, saka mo na ilalagay yung labong. Tapos, hayaan mo lang ito maluto. Siguro mga 10 minutes na kumukulo. Yung iba, para mas malasa, naglalagay sila ng bitchin o kaya naman magic syrup, o kaya naman ginisa mix, nor cubes, at iba pang pampalasa. Pero para sa akin, huwag nang maglagay. Opinyon ko lang ito, ha? Pero kung gusto mo naman na lumasa yung niluluto mo, lagyan mo lang ng konting brown sugar. Okay na yun para ma-enhance nito yung lasa ng niluluto mo. Oo, ayan. Pwedeng-pwede nang ilagay yung saluyot. Sobrang fresh na fresh itong nabili ko. Kapipitas lang kaninang umaga. At sobrang mura pa. So sa recipe na to, 30 pesos yung labong, 20 pesos yung saluyot, at 50 pesos yung tilapia. Akalain mo yon sa halagang 100 pesos, may masarap na ulam na kami. Lalo na siguro pag sarili mong tanim. Soon, yun talaga ang pangarap ko mga ka-entrepreneur. Ang magkaroon ng farm. Tumira sa bahay kubo, fresh from the farm lahat ng kinakain. Gusto ko magtanim ng gulay, prutas, mag-alaga ng manok at isda. Kayo, pangarap niyo din ba tumira sa bukid? O, ayan, luto na. Ipaibabaw na natin yung tilapia. Kain na tayo, mga ka-entrepreneur. Sana nagustuhan mo ang video na ito. At kung bago ka lang sa aking channel, palambing naman, no? I-click mo na ang subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated ka palagi. Kain na tayo! See you sa next vlog! Bye-bye!